Ito po yung kung paano mag-encode. Click nyo lang po yung WE. Then, makakapunta na po kayo sa dashboard. Ayan. Tapos, i-click nyo lang yung tatlong tuldok or tatlong guhit. Ayan. Makakarating na po kayo sa Genealogy. Pwede nyo po i-click. Tapos, ito. Hanapin nyo lang kung saan nyo idudugtong. Kung saan nyo i-spill over. Ayan. So, ito po yung pangalan. Tapos, ito na po yung reference. Pwede nyo po ilagay dito yung reference. Yung mga code na binigay sa inyo. Ayan. Katulad po nyan. Private na lang po natin yung ID natin dahil napakahalaga po nun. Ayan. Pagkatapos nun, once na-type nyo na yung mga codes, mag-a-appear dyan yung name nung upline nyo. So, papalitan nyo po yan. Ayan. Dito lang sa part na to, kung sino i-encode nyo. Ayan. Tapos yung middle name, napakadali lang naman po. Then, yung username. Sila nang bahalang maglagay ng email address nila kasi pwede naman nila i-ayusin ulit po yun. Tapos, yung password. Ingat lang po tayo sa paglagay ng mga pangalan nila dahil sa pagkakaalam ko, hindi daw po napapalitan yung pag nagkamali ka. So, ingat na lang po tayo sa paglagay ng pangalan. Patulad po nito, ayan. Yung username na gamit niya ay exist na daw po. So, papalitan natin yung username niya. Ayan. Papalitan po natin ng bago. Tapos, i-re-enter din natin yung password. Ganun lang po kadali. Kasimple yung pag-i-encode. Basta ingat lang po tayo sa pangalan nila. Ayan. Natapos nyo ng fill-up ang lahat. Ayan. Waiting na lang po tayo na mag-okay siya. Sa akin po kasi, na-screenshot ko yung info niya, tapos isesend ko rin sa kanila para alam kung tama na ilagay kong pangalan. Then, i-screenshot ko rin po yung reference number, lahat ng code, yung apat na codes po yun. Pagkatapos nun, i-screenshot ko rin po yung okay, para alam nilang na-encode talaga sila. Tapos, ipagsasama-sama yung isesend ko sa kanila lahat. Ayan, para alam nilang na-encode sila. So, katulad nga yan, in-screenshot ko po yan, registration successful, okay. Click nyo lang po yung okay. Tapos double check nyo na lang po. Ayan. Kapasok na po siya dun sa system. Tapos ibibigay nyo na lang po dun sa may-ari yung username niya at password.